Let's balance! Hello mga ka-Aptok, welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano i-activate ang voice over LTE or VoLTE ng Dito SIM sa Xiaomi devices. Okay. Kung interesado ka, simulan natin yan para sa Samot Sarang tutorial. This is Aptok PH. Para sa Samot Sarang tutorial, this is Aptok PH. Hello mga ka-Aptok, welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano i-activate ang voice over LTE or tinatawag din nilang voice over long-term evolution or sa mas maikling salita is VoLTE. So bahal na kayo sa pronunciation. Okay. Sa ngayon is makikita nyo na hawak ko ang isa sa mga latest phones ng Xiaomi devices. Ito yung Redmi Note 10. So, sa pagkakaalam ko, hindi ito kasama sa mga compatible devices na supported ng Dito. Pero sa video na to, ituturo ko nga sa inyo kung paano pagganahin ang VoLTE at ang Dito SIM dito sa Xiaomi or Redmi Note 10. So gusto ko lang din i-share na ang SIM card na to ay gamit ko din sa Vivo Y19 at sa pagkakatanda ko sa Lazada nung in-order ko nga tong Dito SIM card ay kailangan compatible yung device na ginagamit nyo bago kayo maka-order sa kanila. Unang step, make sure na meron na kayong SIM card bago nyo gawin ito. Syempre ilagay nyo yung Dito SIM card or yung Dito SIM sa SIM tray at isalpak nyo na sa inyong mga Xiaomi devices. So mapapansin nyo dito sa screen ko is wala pa siyang icon ng VoLTE. So pasensya na kayo sa camera kasi ito yung cellphone ko ngayon na gamit pang vlog. Ito yung Vivo Y19. So ayan nga guys, wala pa rin yung VoLTE. Ngayon itatry natin buksan ang ating data kung lalabas ba yung VoLTE dito. So wala pa din. So hindi gumagana yung data once na sinalpak nyo na yung SIM card. So kung isa ka sa mga user na ganito yung ginawa at nagtataka kung bakit hindi pa rin gumagana yung SIM card at hindi ka makapag-data, make sure na panoorin mo to ng buo para malaman mo kung paano ma-activate yung VoLTE sa mga Xiaomi devices nyo. So, trinay ko rin dito na hindi nga talaga siya gumagana. So, nagtry ako mag-YouTube. Ayaw pa din talaga. Step 2, pumunta kayo sa phone application. Yan, ito yung icon na yun. At mag-dial kayo ng *#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 
tapos number sign asterisk, tapos number sign asterisk. So yun, mababasa nyo dyan itong faulty carrier check was disabled. Wow. Pero makikita nyo nga sa screen na lumabas itong logo ng faulty or yung icon. So hindi natin maninag dito sa gamit kong camera, pero i-screenshot ko na lang at papakita ko sa inyo kung ano itsura ng faulty na yun. So ayan yan. Ngayon naman i-double check natin siya. Punta sa settings, tapos hanapin yung SIM card and mobile networks. Tap mo lang dyan kung saan nakalagay yung dito SIM card. Mapapansin mo na naka-volte na tayo. Naka-turn on na siya. Ngayon naman, tatry natin mag-data. Okay. So, balik tayo sa YouTube. So, hindi pa rin siya gumagana. Ayaw pa din. Ganito yung question nyo. Ang ibig sabihin lang po nyan is yung VoLTE ay para sa call and text lang. Ibig sabihin makakapag-call lang kayo gamit yung ginawa natin na yan. Ngayon naman, para makapag-data kayo, pumunta ulit kayo dun sa settings. Click nyo yung kung saan nakalagay ang SIM card nyo. So dito, magta-try tayo mag-APN. Paano nga ba mag-APN? Click nyo lang tong plus. Tapos dito sa ano, sa name, ilagay nyo lang ang dito. So, nilagay ko dyan is caps lock. Tapos, yun nga, tinype natin yung dito. Sa APN naman,
nilagay ko lang is internet. Click mo yung OK. Tapos, back na tayo. Save mo lang yung changes. So, yan. Ayan na yung dito. Lumabas na rin yung data na naka 4G. Ngayon, itatry na natin mag-YouTube kung gagana siya. Ayan, mapapansin nyo na naka-online na tayo sa YouTube. At gumagana na nga ang ating D2C sa YouTube. Bali, pwede na tayo makapag-data gamit yung APN na nilagay natin. So, ganun lang kadali or ganun lang pala yung gagawin nyo kapag hindi nyo magamit yung dito SIM card nyo. So, kailangan nyo lang ng APN. Ngayon naman, itatry natin i-play kung nagana na ba o gaano nga ba kabilis yung dito telco. So, ipi-play natin ang isa sa mga video ko. At kung nga pala, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest uploads. And kung may question and suggestion ka tungkol sa dito SIM card, feel free to comment down below. So, mabilis naman ako mag-reply once na nabasa ko, i-replyan kita agad. So ngayon, ipi-play na natin kung gaano nga ba kabilis itong dito SIM or dito telco. So, mabilis naman. So, imagine na nasa loob ako nito ng bahay at mabilis naman yung kanyang data. Pahabol ko lang din. I-share ko din sa inyo yung actual speed test ko. So, nag-screen record ako ito. At ipapakita ko sa inyo yung actual speed test ng dito SIM card o dito SIM or dito telco. So yan yung speed test. Bali, dinownload ko to sa Play Store, and dito naman is naghanap ako ng server na malapit sa Dasma. Ito yung sa Carmona, Cavite. So, yan, itetest na natin. Sure ko lang din na magkakaroon tayo ng shoutout dito sa channel ko. At gagawin natin yun sa mga susunod na video. Basta meron lang hashtag aptok pa shoutout. So, yun lang yung mechanics. Mag-comment lang kayo ng anything na may kinalaman syempre dito sa ating mga video. At sisikapin ko na kada video ay may lima tayong isi-shoutout sa ating aptok pa-shoutout. Ngayon naman, itatry natin sa YouTube. Ito yung actual talaga. Kasi dito, trinay natin yung full HD or 1080p na resolution ng YouTube kung gaano ba siya kabilis dito sa dito telco. So, ito yung pinaka speed test dito sa Das Marinas, Cavite. Bali, nandito ako sa loob ng bahay na naka-open yung data. At ito na nga, itinatry na natin ang speed test. Ngayon is... tingnan nga natin kung 1080p ang kanyang resolution kung gaano kabilis. So yan. So na-check nyo naman na 1080p yung kanyang quality. Hanggang dito na lang ang video na to. At para sa Samot Saring Tutorial, this is Aptok PH.